Nakakagimbal ang balita na bumungad sa atin kaninang umaga nung mabasa natin ang nangyari dito kay Percy Lapid, kilala bilang Lapid Fire, na kung saan ay tinambangan siya habang papasok ata ito sa kanyang trabaho. So alam naman natin na itong si Ginoong Lapid ay isa sa mga masigasig na kritiko, komentarista, talagang tumutulig sa Duterte administration, ganun din sa kasalukuyang administrasyon. So kinukundi na po natin ang mga pangyayaring ito dahil hindi po talaga karapat-dapat para sa isang matapang na komentarista na kitli na lamang ang kanyang buhay ng ganun-ganun na lamang. Bagamat magkaiba kami ng paniniwala, bagamat magkaiba kami ng sinusuportahan na administrasyon, at ito nga ay kilala natin bilang isang sumusuporta sa liberal noong panahon ng kampanyahan, eh hindi po dapat na mangyari ito sa kanya. Dahil ang kawawa dito ay ang kanyang pamilya. So sana po makamit ni Ginoong Percy Lapid ang hustisya. Batid natin na hindi lamang ngayon nangyari na may mga ganitong mga pagpatay, pamamaslang sa mga journalist na talagang matatapang na tumutulig sa mapa sa gobyerno man o mapa mga politiko man. Noon pa man ay nangyayari na ito. Pero kalimitan na mga nagiging akusasyon ay isinisisi nila sa gobyerno, sa kasalukuyang gobyerno. Dahil nga sa nangyaring ito kay Ginoong Percy Lapid, may mga nabasa tayong mga komento ng mga ilang mga individual. Nandiyan na yung Bredo, dito kay Attorney Luke Espiritu, na talagang kinokondena nila. Well, wala namang masama na kondenahin talaga nila. Lahat naman tayo kumukondena sa mga karahasan na nangyayari, lalo-lalo na nga kapag ganito na may mga nai-involve na mga journalist na pinapatay dahil sa sila ay matapang na nagpapahayag ng kanilang mga pananaw, ng kanilang mga prinsipyo, ng kanilang paniniwala. Pero hindi naman siguro dapat natin na isisi palagi sa gobyerno ang mga pagkamatay nila, dahil hindi natin alam kung ito ba ay maaari na personal na nakaalitan o nasagasaan nitong si Ginoong Percy Lapid ang may pakana nito. O pwede rin naman, posible din, na ito ay kagagawan ng mga armadong alam nyo na nakikibaka pa rin hanggang sa ngayon upang pasamain ang imahe ng Marcos administration, ay itutumba nila ang numero uno na kritiko ng gobyerno para ibintang sa Marcos administration. Hindi po malayo na mangyari po yan sa ating bansa. Kagaya na nangyari sa Plaza Miranda, pilit nilang isinisisi ito at sinasabi na may kagagawan ay si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero sino ba talaga ang may utak nito? Hindi ba si Joe Masison? Ginawa lang nila ito para kuhanin ang simpatya ng mga tao, para magalit ang mga tao sa gobyerno at para sumali sa kanilang armadong pakikibaka. Kaya ang nangyaring ito kay Ginoong Percy Lapid, hindi malayo na ang may kagagawa nito ay ang liquidation squad ng NPA. At gagawing issue na naman ito ng mga anti-government para magingay, para sisihin ang gobyerno at sabihin na ganito na ba ang hustisya sa Pilipinas, at hihikayatin nila ang mga ordinaryong tao para magalit sa gobyerno. Hindi po ba? Very unfair naman po ang nangyayari pag ganyan. Hintayin po natin ang lalabas na investigasyon, dahil baka nga na itong mga tumira kay Ginoong Percy Lapid ay maaaring nasagasaan niya sa kanyang mga komentaryo, o posible din nga, kagaya nung sinabi ko, na ito'y kagagawan ng mga NPA para magalit ang mga tao sa Marcos administration. Muli, nakikiramay po tayo dito sa nangyari kay Ginoong Percy Lapid at ganun din sa kanyang pamilya na ngayon ay nagdadalamhati sa kanyang pagkawala. Hangad po natin na makamit sana ni Ginoong Lapid ang hustisya
at lumabas po talaga kung sino ang may totoong may kasalanan at kung sino man yung tao na nasa likod ng pananambang sa kanya kagabi. Bagamat magkaiba kami ng paniniwala ng sinusuportahang administrasyon, hindi po deserve ni Ginoong Lapid na mangyari ito sa kanya. Kaya hangad po natin na makamit po niya yung hustisya. Dahil sa naniniwala ko na ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho, ginagawa lamang niya at pinaninindigan ang kanyang paniniwala bilang isang mamamayang Pilipino.